Hello mga lalabs! Welcome ulit sa aking channel. Ako po ang inyong lalabs na kusinera, Home Chef Yay! Kumusta po kayo? Hindi po tayo ngayon magluluto, pero gagawa po tayo ng fondant. At ito po ang ating mga gagamitin. Plain white marshmallow, powdered sugar, cornstarch, water, Thai loose powder, sardining, light corn syrup. Tara, start na po tayo. Lalagyan lang po natin ng konting water ang marshmallow bago natin siya i-microwave. I-microwave lang po natin siya para mag-melt lang yung ating marshmallow. So, ayan, haluin lang natin siya to make sure na nalagyan natin ng water lahat ng marshmallow bago natin siya i-microwave. At habang minimelt natin yung marshmallow, lalagyan muna natin ng shortening yung ating mga gagamitin para hindi dumikit yung ating gagawin fondant. Itong ating paglalagyan ng ingredients, spatula, rolling pin at ang ating mga kamay. At tanggal na rin pati ang sisig. At first, isisift muna natin yung ating powdered sugar para matanggal yung pamumuo-buo. Kasi yung powdered sugar, nagbubuo-buo yan. Or kung mayroon mang dumi, matatanggal natin. At isisift din natin ang cornstarch. At isasabay na rin natin ang Thai loose powder. Easy come and easy go. Haluin lang natin para yung ating mga inilagay na ingredients ay mag-mix mabuti. At lalagay na rin natin yung light corn syrup. Ayan, simutin lang natin. At ito na yung ating minelt na marshmallow. So, ayan, haluin lang natin para make sure na nag-melt lahat yung mga marshmallow. Ayan. So, haluin lang natin para yung ibang buo-buo pa ay mag-melt kasi may init pa siya. At kapag nag-melt na yung marshmallow, ayan, pwede na natin siyang ihalo dito sa ating dry ingredients na ginawa kanina. So, lagyan lang natin siya ng space sa gitna para doon natin ilagay yung marshmallow. At
maglalagay na tayo ng shortening sa ating kamay para hindi dumikit yung mga marshmallow kapag nilasa natin siya. So, ayan, haluin lang natin siyang mabuti bago natin siyang masahin at may kamay ng bata. Don't you think I lick my wounds? Feel my head above my shoes? Don't you know that I say love you? Kamayin na natin para ma-mix natin siyang mabuti. Doon din naman ang punta niyan mamaya. Lalamutakin din natin kapag binasa na natin siya. Pero naghugas naman ako ng mga kamay, mga lalabs, after kong i-ready itong mga gagawin ko. Ay, talaga, ano nang iniisip. At dininisin muna natin yung rubber mat. Para dito na natin i-transfer yung ating gagawing fondant. So, ayan, lagyan muna natin siya ng cornstarch para hindi manikit. So, i-transfer na natin dito yung ating gagawing fondant. Play this game and play the fools. Don't you think that I say la vie? So, start na po tayo magmasa. Dito sa pagmamasa mga lalabs, medyo mahaba-habang oras. Pero dito, iniksian ko na lang kasi baka naman kayo ma-board dyan. Puro masa at kamay ko na lang yung pinapanood nyo. At imamasa lang natin to mga lalabs hanggang sa makuha natin ang pagiging rubberized ng ating fondant. Ayan, yung hindi na siya mapupunit. Yun. Sige, ayan, tika, lapirutin, masa, ilabas lahat ng galit kay Jowa. Ayan. Tagbig lang pala para maglabas ng galit kay Jowa. At kapag naninikit na sa ating mga kamay, ayan, maglagay lang tayo ng shortening or cornstarch. Shoutout nga pala sa mga client na reklamador, bakit walang fondant. Ito po, panuuri nyo kung paano namin siya ginagawa. Buhos lakas. Ayan. Pagkatapos po nito, analak na ng braso namin. Macho na kami. Lupay-pay pa. Joke po sa lupay-pay. Pero nakakapagod po talaga. Easy come and easy go. Don't you know I'm hot then no. And don't you think that I hear. So, hindi natin titigilan to mga lalabs hanggat hindi nagiging rubberized or elastic ang ating fondant. Para pag nilagay natin siya sa ating cake, hindi siya mapupunit o hindi siya masisira. So, ayan, batak. Sige, batak. With all these words that I think are right, and I'm a child of deep. So, ayan, batakin lang natin yung hindi na siya mapuputol, mga lalabs. Ayan, mukhang malapit na. Malapit na akong mawala ng lakas. Oh, no! Don't you think that I
c'est la vie. At kailangan din dito mga lalabs, putol lang inyong mga kuko. Ayan, so para hindi ka mahirapang magbasa. So ito na mga lalabs, malapit na siya. Ayan, bibilugin na lang natin. Kaya sa shoutout sa mga magagaling magbilog dyan, ang mga uno ng jowa nyo. Ayan, so bilugin natin. Oh no! Parang ganito lang mga lalabs yung ginawa nyo sa mga jowa nyo. Binilog nyo na yung ulo nila, pinaikot-ikot nyo pa. At ito na mga lalabs, tapos na natin gawin ang ating fondant at ready na siyang i-cover sa ating cake. At salamat ka po pala sa pagsama nyo po ulit dito sa aking kusina. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. God bless!